ng sinanto ang matinding baha sa Toronto, Canada. Pinasok ng tubig pati ang mansyon ng rapper na si Drake. Habang sa China naman, 16 ang patay sa nasunog na shopping center. Ayan at ipapa sa Frontline News Abroad. Nasa tuktok ng mall ang dalawang lalaking yan habang nasusunog ang gusali sa Sichuan Province, China. Sa tindi ng uso, napatakip ng ilong ang dalawa. Para ma-rescue, gumamit ng crane ang mga otoridad. Kabilang sila sa higit 70 na rescue mula sa natupok na shopping center kagabi. Nagsimula raw yan sa unang palapag ng gusali hanggang sa tuluyang kumalat hanggang 14th floor. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi agad nakalabas ang ilan. 16 ang namatay. Tumagal lang halos 9 na oras ang sunog bago naapula. Base sa investigasyon, sumiklab ang apoy sa construction operation sa loob ng mall. Hinagupit naman ng malakas na ulan ng iba't ibang bahagi ng South Korea. Sa Paju, Jonggi Province, gumamit ng mga rubber boat ang mga rescuer dahil sa baha. Habang sa Seoul, isinara muna ang ilang pasyalan malapit sa ilog. Wala namang nasaktan. Sa Toronto, Canada, lubog sa baha ang mga sasakyan. 14 na motorista ang natrap at sinagip. Pati ang bahay ng Canadian rapper na si Drake, pinasok ng tubig. Sa Instagram story ng rapper, nag-joke pa siya ng "This better be espresso martini" dahil kulay brown ang baha. Binahari ng railway station sa Ontario, kaya napalusong ang mga commuter. Nagmistula namang waterfalls ang hagdang ito. Dahil sa ulan, mahigit 123,000 na residente ang apektado ng brownout. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.